Pagtungtong ng alas 7 ng umaga ay sinimulan na ang kanilang seremonya kung saan ay nag-alay sila ng dasal at nakinig ng sermon. Ang kanilang pinakasentro ay ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang pananampalataya kung kaya't ang bawat gawain nila ay inaalay nila para sa kanilang Panginoon na si Allah. Ayon kay Muslim Compound President Engineer Makadaya Grande, ang Idul Adha ay taunang selebrasyon nilang mga Muslim kung saan ito ay sabay-sabay na isinasagawa sa buong mundo. Sa ganitong mga okasyon ay nagtitipon-tipon ng lahat ng Muslim, mayaman man o mahirap, bata man o matanda, lahat ay inaanyayahang dumalo upang sariwain ang kanilang pista. Dagdag niya, ang pagkakaroon ng moske ng mga Muslim sa bawat rehiyon at bayan ay makakatulong para sa mga hindi pa oras makadalo sa pilgrimage o di kaya'y maging sa mga walang kakayahang makapunta pa ng Mecca sa Saudi Arabia. Ang ginagawa namin ay ito, nagtitipon-tipon kami. Mayroon kaming mga pare na nagsisermon. Inaano sa amin yung matatag na iman, kung baga sa ano, matatag na prinsipyo. O sa pamagitan ng pagdidiscuss nila sa Quran at sa kasasabdan ng propeta namin, propeta ng mundo, yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hapon naman ay ginanap ang pagkakatay nila ng limang tupa na sumisimbolo sa pinamalas na pagsasakripisyo ni Propeta Ibrahim sa kanyang unang anak na si Ishmael bilang tanda ng pagsunod niya kay Allah. Matapos sa pagkatay sa mga tupa ay pinaghati-hatian ito at ibinahagi sa mga kapatid na Muslim na naninirahan sa kanilang compound bilang pagsunod sa kanilang nagisnang tradisyon. Ang pagdaraos ng Idul Adha ay walang tiyak na araw kung kailan ito magaganap. Ito ay dahil sa kanilang Islamic calendar na nakasunod sa lunar calendar. Sinigurado naman ng Moroland Muslim Community na magpapatuloy ang kanilang nasimulan at taunang makikiisa sa mga okasyong mayroon sila. Naguulat, ito si Kiara Kunanan kasama si Zali Salak para sa News 3.